Ano po ba ang mga ibig sabihin na buong buhay natin ibinibigay natin sa Panginoon? Isa sa mga dapat ibinibigay sa Panginoon yung ating attitude. Hindi lang yung mga material things, hindi lang yung physical service and presence, but our attitudes. Christians are to be like Christ. And when we surrender our worldly attitudes to the Lord, the more and more that Jesus can live in us, and more that His reality, His truth can be applied in our daily life. At nagiging totoo na siya nga ay Lord. Anong attitude ang nais natin i-surrender sa Panginoon? Isa dyan po yung ating attitude toward our enemies. Tungkol sa ating mga kalaban o mga iniisip nating mga kalaban natin. Ang ating pag-aaral ngayon, a Christian loves his enemies. Heavenly Father, we pray that you may be our speaker. We have gathered not to hear a human voice, but your voice. And we pray, Father, that you may speak loudly, clearly, powerfully to us. That our hearts may become fertile ground on which your words may be planted. That they will take root. That they will bear fruits. And that your goodness, O Lord, may be seen in us. So speak to us, Father. We ask you to be our speaker. Use your servant as your footstool. Use your servant as a channel of your blessings. But let all good things and let all the words come from your heart, O Father. At nawa ito'y maging kagamutan sa aming espiritu, maging lakas ng aming loob, at ganoon din naman maging paraan upang lalo kaming maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Aming itinataboy at tinatanggihan ang anumang presensya o gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu sa lugar na ito. At kami lubos na napapasakop sa inyo, Panginoon. O Lord Jesus, cover us with your blood. Protect us. Protect us from the malicious work and plans of the evil one. And may you, O Father, be our banner. Be our Lord, our shepherd, our speaker. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving and confidence. A Christian loves his enemies. Ito pa lang, pag natupad na natin, biglang maiiba ang planeta. Isa ito sa mga pinaka hindi na tutupad na inuutos ng Panginoon. Yung iba, mapakahirap pa ito pa rin ng be kind, pero nakakatupad din. Yung iba, hirap na tumupad nung nagbibigay sila ng tithes and offerings, pero pamisa-misan din naman ay tinatablan ng Espiritu ng Diyos. At nagtatithe din at nag-offering din. Pero ang pinakamahirap na yata na sundin ng mga Kristiyano at patuloy na ini-ignore, hindi nila sinusunod talaga, is to love your enemies. Na parang sinasabi, hindi totoo yan, hindi utos yan ng Diyos, hindi yan practical, hindi yan pwedeng magawa, so wag na lang pagtangkaan pa. Matthew 5:43 to 48, na sinabi ng Panginoong Jesus, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." And may the Lord enable us to unlock the mystery of His Word. So, una-una po nating makukuha sa ating binasa na ito, love your enemies. Verse 44, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Paano kaya ginagawa ang ganyan? Love your enemies at pray for your persecutors. Ano daw magiging resulta niyan? You will be sons of God. Siyempre, yung son collective na yon for whole humanity. You will be sons and daughters of God. So verse 45, "that you may be sons of your Father in heaven." Pag ginamit po yung salitang son, ibig sabihin anak, ibig sabihin kawangis, ibig sabihin kauri. So, kung minamahal natin ang mga kaaway natin at idinadalangin natin yung mga umuusig at nagpapahirap sa atin, tayo daw ay matatawag na anak ng Diyos o tayo magiging kawangis ng Diyos at makikita nga ang Diyos sa atin dahil di ba nakikita mo yung mukha, yung labi, yung ilong ng Ama sa kanyang anak. So makikita yung mga katangian ng Diyos sa atin. And what's the rationale here? He causes the sun to rise on the evil and the good.
He sends rain to the evil and the good. Sabing ganun, ang Panginoong Diyos, kung umuulan, nagpapaulan siya, and of course, rain is equated with blessing, lalo't kayo nagtatanim ng halaman. Pag umuulan, hindi lang naman doon sa lote at mga garden, nung mga godly umuulan, at tapos sa saan godly, wala nang ulan. Umuulan din doon. At pagka sumisikat ang araw, hindi naman doon lang sa mga makadiyos may araw at madilim doon sa mga hindi makadiyos. So ano pong ibig sabihin? Ang Diyos ay mabuti sa lahat. Kaya tayo ng mga anak niya na dapat maging katulad niya, mabuti rin tayo sa lahat. So hindi lang tayo mabuti sa mabuti, mabuti rin tayo sa hindi mabuti sa atin. Hindi lang natin iniibig yung kaibig-ibig, iniibig din natin yung mga kasuklam-suklam. At ang sinabi dyan, if you love those who love you, what reward will you merit? If you greet only those who greet you, what are you doing above the others? You are just like a pagan. Sabi, huwag mo nga ipagmalaki sa Diyos na minamahal mo yung nagmamahal sa iyo. Sabi, kahit mga taong walang Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, mapagmahal din doon sa mga nagmamahal sa kanila. At kahit mga taong hindi kumikilala sa salita ng Diyos, binabati din nila yung mga bumabati sa kanila. Sabi, dahil kayo'y anak ng Diyos, dapat nalalampasan nyo ang ginagawa ng mga ordinaryong tao dyan na hindi naman nagba-Bible study, hindi naman nagwo-worship, hindi naman tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, kung tayo ay may mga pinagtatampuhan, dapat kinakausap natin. Kasi kung hindi natin kinakausap, tulad din lang tayo ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ganun din sila, pag nagtatampo, hindi din nila kinakausap. Anong pinagkaiba? So, sinasabi dito, iba ang lifestyle, iba ang paningin, iba ang pananalig, iba ang pamamaraan ng mga tunay na anak ng Diyos. Kung madaling magalit yung kapitbahay mo na hindi naman nagbabasa ng Bible, ikaw din madaling magalit, anong pinagkaiba? Wala tayong madadala sa Panginoon dahil sasabihin nila, eh magkapareho lang tayo, bakit pa ako dadalhin dyan para maging katulad mo lang, eh magkamukha na nga tayo ngayon. Kung sana nakikita ko na mas iba ka, mas asenso ka, yung hindi ko kayang gawin, nagagawa mo, hindi ko kayang patawarin, napapatawad mo, yung hindi ko kayang kausapin, kinakausap mo, baka maniwala ako na may kapangyarihan nga yung Biblia na yan at meron ngang tunay na Diyos sa iyong puso. At ang sinabi doon, be perfect like God. Of course, in the context of being loving, one of the definitions of God's perfection is that He is loving to those who are unlovable. Kaya makikita din natin dyan na kung tayo daw ay umiibig sa mga hindi kaibig-ibig, eh para tayong Diyos. Yung perfection na pinag-uusapan dito, hindi yung 100% moral uprightness. But, one of the facets of God's perfection here is amplified as loving the unlovable. Therefore, if you love the unlovable, you are perfect like God in that aspect. Luke 6:27, but I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you. And Luke 6:31-34, do to others as you would have them do to you. This is active, huh? Yung mga iba po, do not do unto others what you do not want them to do unto you. So, ibig sabihin, wala kang gagawin, tahimik ka lang doon, huwag mo silang gawa ng masama nang ayaw mong gawin din nila sa'yo. But Christian concept is not passive, it is active. Sabi, gawin mo sa iba yung gusto mong gawin nila sa'yo, hindi yung huwag mong gawin sa kanila, yung ayaw mong gawin nila sa'yo. Kasi kung lahat susunod ng huwag mong gawin, walang gagawin lahat ng tao, wala rin nangyari. Pero ang sinasabi, more than not doing anything evil, do something good. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners expecting to be paid in full. So ano po ang mga nadagdag na mga katuruan sa ating mga binasa, aside from mga inulit na love your enemy, na dagdag, do good to those who hate you. May dinagdag pa, bless those who curse you. May nagmura sa'yo, ang sagot mo, God bless you. Pero hindi God bless yung nang iinis. Yung talagang, ano mo, taos puso. May mga nagsasabi ng masasama tungkol sa atin, ipinamamalitaan ko ano-anong mga kasamaan tungkol sa atin, tapos tayo naman, ipinamamalitaan natin sa iba ang mga kabutihan niya. Pag may nakarating sa kanyang, alam mo ba, yung taong topic ng usapan nyo, topic ka rin niya. Eh ano nga sinasabi niya? Ang buti mo daw. Ang bait-bait mo raw. Ikaw daw ay merong potential na ganito, talented ka raw.
Ano kaya ang magiging epekto sa tao na nagsasalita ng mga masama laban sa inyo, na mabalitaan niya, nagsasalita pala kayo ng mabuti tungkol sa kanya? Subukan natin ito. Kasi sabi, bless those who persecute you, who curse you. Gano po sa atin, mga kapatid, ang nasubukan na ito at napapatunayan that it really works. Many of us who are not able to prove that this is really true because we don't even try. Ang nangyayari sa atin, nakakapanaig yung human nature na pag kami narinig kang masakit na salita tungkol sa iyo, galing sa iba, ang ganti natin masakit din. Kaya hindi matapos-tapos yung mga sakit na yan. Kaya nga sabi ni Karen Carpenter, can't we stop hurting each other, tearing each other apart? No? Kaya kailangang tumigil at baguhin yung cycle ng gagawa ko ng masama, susuklian mo ko ng masama, susuklian uli kita, susukli ka rin, di na matapos-tapos yan. Di mo ako kinausap, di kita kakausapin. So, hindi kita kinausap, hindi mo rin ako kinausap, humaba na ng humaba. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos. Yung mga matatagal na mga di pag-uusap, mga tampu-tampuhan, hindi bagay. Kahit nga sa mga hindi anak ng Diyos, di yan bagay eh. Sa mga anak pa ng Diyos. So, bless those who curse you. And then, treat people the way you like to be treated. Sabi, do to others as you would have them do to you. In other words, treat people as you would like to be treated by others. And very specially, treat people as you would like to be treated by God. How do you like to be treated? Tayo po ba, anong trato ang gusto natin natatanggap sa ating kapwa? Nagkamali tayo, anong gusto nating matanggap na trato? Patawarin. Nagkulang tayo, anong gusto nating reaksyon ng mga tao? Punan tayo. Unawain at pagbigyan. Nasaktan tayo, anong gusto natin ginagawa ng mga tao? I-comfort tayo. Bigyan ng ginhawa. Nangangailangan tayo, anong gusto nating treatment? Tulungan tayo at bigyan. Gipit na gipit ka, gusto mong may tumulong sa'yo na walang kondisyon, walang interest, at sinabing, sige na, pay when able, kung sakaling maging able. Yun ang gusto nating treatment. Napakahirap ng gipit na gipit ka na, pagkatapos eh, mangungutang ka, tutubuan ka pa ng kutakot-takot, wala ka namang magawa dahil gipit na gipit ka na nga. Kaya sasabihin nila, nakukumapit sa patalim. Ang tao daw nagigipit, sa patalim ay kumakapit. Eh bakit ka kakapit sa patalim? Eh may Diyos. Kumapit ka sa Diyos. Yun ang pinagkaiba ng mga anak ng Diyos. Meron tayong choice. Bakit ka kakapit sa patalim? Eh di lalo kang napalubog. Ngayon tayo po, yun ang gusto nating treatment sa atin. Paano nyo ngayon tinitreat ang kapwa? Nangangailangan sila. Lalo mo ba siyang gigipitin? Lalo't may property siya na gustong-gusto mo, yung ba ang pupunteryahin mo na, o sige, yun na lang ibayad mo kahit na luging-lugi na siya sa transaksyon. Nagkamali siya, gusto natin agad siya ay i-judge. Kinapos siya, ang gusto natin agad, siya ay singilin. Paano ba natin gustong itrato tayo ng iba pag tayo nagkamali, tayo ang nadapa, tayo ang nagkulang? Ganon din dapat itatrato ang iba. Kung paano tayo natin gustong itrato tayo ng Diyos, Lord, nagkamali na naman po ako, patawarin niyo po ako. E paano pag yung iba naman nagkamali, di mo naman patatawarin? Kaya ang sinabi sa Matthew chapter 6, forgive people so that your heavenly Father will also forgive you. Sabi nga nung dasal, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya rin naman ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. So, anong ibig sabihin? Lord, kung kuripot po ako sa pagpapatawad sa iba, maging kuripot din kayo sa akin. Kung binibigyan ko ng deadline at hangganan ng pagpapatawad ko sa kapwa, hangganan din ang ibigay niyo sa akin at deadline. Kung masyado akong istrikto sa aking kapwa, maistriktuhan niyo ako. Pero gusto ko po, Lord, ang luwag-luwag niyo sa akin dahil lagi naman ako nagkakamali, pues magiging maluwag din ako sa aking kapwa. Kung paano natin tinatrato ang iba, ganun ang hinihingi nating trato sa atin ng Diyos. So we want to be understood, be understanding. You want to be forgiving. You want to be cared for, be caring. Because what you give is what you keep. It is this paradox in life that you keep only what you give away. So when you give away love, you keep it. When you give away hatred, you keep it. So you keep what you give away. Therefore, you give away what you want to keep. Tayo nga kalaban ng Diyos sa ating kasalanan, sa ating patuloy na katigasan ng ulo, mga pagkakamali at pagkukulang, ang totoo ay kalaban tayo ng perfection ng Diyos. Pero ganun pa man, minahal tayo at patuloy na minamahal.
Matthew 6:14 to 15. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Ang dami pong nakakaroon ng nervous breakdown, nakakaroon ng depression, at kung minsan napopossess ng mga evil spirits. Pag sinuri ninyo ang background, napakalaking porsyento ng mga nade-depress, ng mga na-oppress ng mga evil spirits, at napopossess pa kuminsan, ang ugat is lack of forgiveness. Pag in-interview nyo, pag tinanong nyo, may malalim na galit sa magulang, sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa kapitbahay, kung kanino man. Galit na kitagal-tagal na nandun na, nag-ugat na, at kinain at nilaso na ang kanyang buong puso. Ngayon, bakit nagkakaganong-ganon? Bakit nade-depress? Bakit wala namang kausap, tumatawa? Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Bakit ganon? Hinahanap si Crispin at si Basilio. Kasi hindi nagpapatawad sa kapwa. Ang sasabihin niyo, bakit naman? Hindi lang nagpatawad. Anong naging problema? Eh, hindi rin pinapatawad ng Diyos. Kasi ang sabi, kung nagpapatawad ka sa kapwa mo, papatawanin ka ng Diyos. Kung hindi ka nagpapatawad, di ka pinapatawad. So, sino man sa atin? Ang may sama ng loob na kinikimkim. Meron tayong iniingat ang galit sa puso. Meron tayong pagkamuhi. Meron kang kinasusuklaman. Hindi mo pinapatawad. Lahat ng mga dasal mo sa Diyos sa patawarin ka sa iyong pagkukulang, yun ay kung nagdadasal ka, eh hindi dinidinig. Kaya nagkasapin-sapin at nagkapatong-patong na ang utang mo sa Diyos. Kayo na nakaranas magkaroon ng utang sa bangko, alam nyo ang kahulugan nun. Nagipit ka na nga, kaya ka nagsangla. Kaya pala sinasabi, interest last month, interest next month, yung pala pinag-iinteresan ka. Kaya namatay ka na sa kababayad ng interest, dumami na ng dumami. Hindi ka nga makabayad ngayong buwan na to dahil gipit ka, lalo magko-compound-compound pa. Lulubog ka ng lulubog, inilulubog ka dahil hindi ka pinapatawad at sinisingil ka. Bangko pa lang yon, nagpapautang pa lang yon. Eh yung Diyos sa langit, yung bangko ng langit, na ang dami-dami mong utang, hindi ka pinapatawad, nagko-compound-compound, kaya ka lubog ng lubog, dumadali naman kay Satanas, na paglaruan ka, siklot-siklotin, dahil wala kang proteksyon. Walang grasya ng Diyos dahil hindi ka pala pinapatawad. Ang dahilan, hindi ka kasi nagpapatawad sa iba. Kaya yung maraming mga causes ng sobrang psychological and emotional illnesses is bitterness. Lack of forgiveness. Una, pag hindi ka nag-forgive sa kapwa, nalugi ka dahil hindi kayo naging friendly. Nalugi ka dahil yung pwede niyang tulong na ibigay sa'yo, hindi niya naibigay. Yung sayang pwedeng ibigay niya, hindi niya naibigay. At yung gusto mong ibigay sa kanyang pagmamahal, hindi mo rin naibigay. Nakikim-kim na hihirapan ang loob mo. Pero may mas malaking lugi. Kasi yung hindi natin pagpapatawad sa iba, hindi tayo napapatawad ng Diyos. Dami ng dami, dami ng dami. So para bang yung sinasabi mo na humihingi naman ako ng tawad, ay, pero pinapatawad ka ba? Sinabi na nga eh, if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Lumalaki lang lalo ang utang, parang naisubukan nyo, may utang kayo sa bangko, ang laki-laki na, kahit maghulog kayo ng konti, tapos hindi nyo na ituloy-tuloy, wala, kinain lang nung dating utang nyo yung naihulog nyo, na wala rin. Gano'ng karami ang utang natin sa Diyos? Baka naman dasal kayo ng dasal araw-araw, patawarin nyo po ako sa pagkakamali ko kahapon, kanina. Akala nyo nga napatawad dahil meron pala tayong hindi pinapatawad. Tatandaan nyo ito, verse 15, Matthew 6. If you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. And this is Jesus saying it. Kaya mahalagang mahalaga, magpatawad tayo dahil tayo'y banal. At kung hindi naman tayo dalaga ganun kabanal, magpatawad tayo dahil tayo'y wise. Dahil kung hindi tayo nagpapatawad, we burn the bridge over which we too must pass. Sa kahigpitan mo sa kapwa, ayaw mong paraanin, sinunog mo ang tulay, pati ikaw, hila ka lang madaanan. And it is the bridge of forgiveness that we all need. So kung ano sa prayer, ganun din sa ibang larangan. No? Pag tayo nagpapatawad, pag tayo'y gumagawa ng mabuti, nagiging mabuti ang nangyayari sa atin. Luke 6:35-36. But love your enemies.
do good to them. And church, listen. And lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great. And you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Napakalalim naman ang Christianity. Napakalalim naman ni Jesus sa kanyang mga ipinagtututuro na ito. Love your enemies, do good to them. Pahiramin daw ng walang inaasahang bayad yung mga nangangailangan na mga kaaway. Can you imagine kaaway? So, edi lugi ako, lugi ka sa earth. Pero your reward will be great. At ano yung reward na yon? You will be called the sons of the Most High. Therefore, lahat ng ipapamana ng Diyos sa kanyang mga anak, lahat ng inireserba niyang blessing sa kanyang mga anak, ay mapapasayo. Nalugi ka lang sa taong ito, pero panalo ka naman sa ibinigay ng heaven, kaya hindi ka talaga lugi. Sabi naku, be practical. Yes, we should be practical. Sundin niyo ang Diyos kasi siya ang practical. Akala ng iba kasi ang maging practical, maging tuso, lamangan mong kapwa mo, practical ganon. Sa palagay niyo ba, itong itinuturo ni Lord, eh, hindi pwedeng i-practice as in practical, pwedeng ma-practice? Pwedeng-pwede. Nauna na nga siya. Ang daming kasalanan ng tao laban sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Siya ang nagkatawang tao, binayaran pa yung kasalanan ng mga tao para yung mga tao ay huwag nang singilin at mailigtas niya. Kaya pag nagpaligtas ka kay Jesus, ligtas ka na. Pinabayaran mo sa kanya yung utang mo, bayad na. Practical. It can be done. It can be practiced. Why? Because God is merciful. Mahabagin. God is just. But God is merciful as well. Kaya sabi kayo, para matawag ng mga anak ng Diyos, dapat kayo mahabagin. Kasi ang ama nyo ay mahabagin. Yung kasing concept ng ama, ibig sabihin, genetically speaking, kung ugali ng magulang mo, ugali mo yung korte ng noo niya, korte ng noo mo. Kasi magulang mo yan. So kung yung magulang mo sa langit, mahabagin, eh di dapat mahabagin ka rin. At pag nagiging mahabagin ka na, nagbibigay ka sa hindi makakapagbayad, natatawag na, oo nga, anak nga yan ng Diyos. Kasi nga ang Diyos nagbigay sa mga tao na kahit ano naman ang gawin ng tao, di rin niya kayang magbayad. Kung tayo nagbibigay lang sa nagbabayad, edi ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin. Edi hindi tayo bibigyan kasi hindi naman natin kaya magbayad. Alam niyo kung bakit marami mga tao ay napakahigpit ng buhay, parang sikip-sikip ng mundo? Kasi ang sikip din nila tang higpit sa iba. Bakit lagi na lang kapos? Kasi wala nang ginawa nga, kundi waisa na lang yung kapwa, lamangan ng lamangan. Ang ending, wala rin. Diyan sa mga nanglalamang na yan, mga nandadaya, yun at yun pa rin ang problema. Pera pa rin. Hindi naman nagiging solusyon. Kasi, kung anong ginagawa natin sa kapwa, yun ang ginagawa nating pamantayan para ganun din ang gawin ng Diyos atin. So, maluwag ka sa kapwa, lumuluwag sa iyo ang Diyos. Pero hindi ka maluwag, hindi rin maluwag sa iyo ang Diyos. Lahat ng ginagawa natin sa tao na hindi kayang magbayad, Diyos ang nagbabayad. So, nagbigay ka sa mahirap, walang ibigay sa iyo, Diyos ang nagbibigay sa iyo. So, teka, nasan ang ibinigay ng Diyos? Ang dami ko nang binigyan, hindi pa ako binibigyan eh, ng Diyos. Eh, ang dami ko nang binigyan ng mahirap. Eh, saan galing yung ibinigay mo to begin with? Di ba sa Diyos? Na-advance na. Pagkatapos kumisan, bibigyan ka pa ng dagdag. Sabi mo, ay, bumalik. Pero kahit na hindi bumalik, isang bagaling yung ibinigay nyo. Di ba sa Diyos na nga galing yun? Sabi nga sa Bible, you were not born with anything and you cannot take anything out of this world. So everything that we think we have is really from God. So nagbigay ka na, hindi bumalik, eh hindi para sa'yo yun. Kaya inabot sa'yo ng Diyos para iabot mo sa iba. Kasi ang Diyos naman eh, marunong ng arithmetic, alang nga namang hindi. At ang Diyos, ayaw niyang may utang siya sa tao, eh di ba sinasabi niya, tulungan niya yung mahihirap, tulungan niya yung mga mahina, yung mga hindi kaya magbigay. Eh di nagbigay ngayon tayo. Eh di inaari ngayon ng Diyos na utang niya yon, kasi siyang may utos eh. Di ba kung meron siyang may nagsabi sa atin, pautangin mo yan, pautangin mo yan. Ikaw na ngayon ang may utang dun sa sinabihan mo kasi sinunod ka eh. Kaya ganyan yung mga guarantor. O sige, bigyan mo yan. Ako mag-guarantee, hindi ka binayaran, si guarantor ang magbabayad. So si Lord, sinasabi niya, bigyan mo yan, bigyan mo yan, bigyan mo yan. Siya yung guarantor. Yung mga pinagbibigyan natin, hindi nagbayad lahat. E di Diyos ang magbabayad, siya yung guarantor eh. Do you think magpapalaypas ang Diyos na isang araw na may utang siya sa tao? No, God siya eh. Kaya walang kalugihan na sundin yon.
Ano po ang teaching dyan? Lend to your enemies without expecting payment. Bakit naman without expecting payment? Because no expectation means no disappointment. No expectation means the possibility of a pleasant surprise. Binigyan mo, hindi mo na inaasahan magbabayad, hindi ngayon nagbayad, hindi ka nabigo, kasi hindi mo naman inasahan eh. Ngayon, dahil hindi mo inasahan, biglang nagbayad pa, edi surprise. Lalong naging positive, pero kahit wala, sabihin mo, yung ibinigay ko dyan, galing na naman sa Diyos yun eh. So actually, wala na akong dapat na intayin pa, kasi yun nga, in advance na ng Diyos. Bakit mag-iintay pa ako ng kapalit? So, kung tayo po'y nangangailangan at dumarating sa panahon, alam nyo, sabi nga nila, weather lang yan, panapanahon. Ngayon, akala mo malakas ka, laging ganon. Hindi naman laging ganon eh. Mabuti nga kung laging ganon. Dumarating yung panahon na tayo nangangailangan. How would you like to be treated? How would you like to be lent to? How would you like to be given? How would you like to be collected from if you are the needy person? Diba gusto natin easy terms? Gusto natin yung maluwag, yung magaan, hindi masyadong mahigpit. Di ganun tayo sa kapwa. Kasi ganun din ang gagawin trato ng Diyos sa atin. Ano magiging resulta pag sinulod natin yan? Great reward. Being identified and called as God's children. And what's the rationale? As we have already mentioned, because God is kind even to the ungrateful and the wicked. Ang tunay na kabutihan ay di namimili kung kanino ibinibigay. Ang tunay na kabutihan ay mabuti dahil siya ay mabuti. Hindi yung mabuti lang ako dahil mabuti ka sa akin. Pero pag di ka mabuti sa akin, hindi na ako mabuti. Ibig sabihin, hindi naman talaga ako mabuti. Kasi yung mabuti, mabuti siya kahit sino ang kaharap. Kasi mabuti siya eh. Hindi naman siya salamin. So salamin ako, kung humarap ay kabutihan, kabutihan din ang magre-reflect. Pero kung kasamaan ang humarap, kasamaan din ang magre-reflect. Eh yung kabutihan, hindi na iiba yon kung sino ang kaharap. Tulad din ang kagandahang asal. Hindi ang ganda-ganda ng mga asal mo pagka ang kaharap mo, amo. Pero pagka ang kaharap mo na, yung ikaw na ang amo, wala ka ng asal na maganda. Ibig sabihin, hindi talaga maganda yung asal mo. Namimili. Kaya ang atin pong laging panalangin, maging likas sa atin yung kabutihan. Hindi yung mabuti ka sa kanya dahil may inaasahan ka, may mapapala ka. Kundi dahil kasi, mabuti ka talaga. At yun ang isang goal ng ating buhay. Hindi lamang maging mabait, kundi maging mabuti. May pinagkaiba yun. So Christ and Christian teaching does not only repair, but more than that, recreates the person. Pag sinabi, love your enemy, sobrang revolutionary na ideya yan. Hindi lamang niya nilalagyan ng bagong palamuti ang iyong buhay, hindi ka lamang binibigyan ng konting makeover ng Diyos, iniiba ka na buong buo. Dahil ang natural sa tao, dahil sa kasalanan, is to hate your enemy, to do evil to those who do evil to you, gumante. Pero ang sinasabi ng Diyos, maging iba kayo, kasi hindi kayo mga taga-sanlibutan, kayo yung mga anak ng Diyos. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya dapat tinitingnan natin sa sarili, bakit papatawad na yata ako sa mga hindi ko pinapatawad noon? Totoo nga, the old has gone, the new has come. Pero kung ganun pa rin ang ugali natin, eh baka hindi nagkaroon ng new creation. Importanteng dibdibin ang ibig sabihin na maging anak ng Diyos. Christ brings not just a rearrangement, but total reconstruction of our personality. A total change of attitudes. A total change of lifestyle. A one-half Christian is a one-whole nonsense. Dapat buo. Hindi ka prakapraso. Buo. Sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Dahil ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Nung tinanggap natin yung buhay na yon, na buhay na walang hanggan, galing kay Kristo, tumigil na tayong mabuhay para sa ating sarili. Nagpalit tayo eh. Lord, ito yung buhay kong masama sa inyo na, at please, mamatay po kayo para dyan, bayaran nyo.
at yung buhay niyong mabuti, amin naman, na akin na, ibigay niyo sa akin. Ito yung katawan ko, ito na yung marumi kong espiritu. Ito naman, ibigay niyo sa akin yung malinis niyong espiritu. So, mamamatay kayo dahil sa akin. Therefore, mabubuhay kayo sa pamamagitan ko. At mamamatay din ako sa dati kong sarili dahil sa inyo. So, ang totoo niyan, pag tinanggap natin si Kristo, pareho tayo namatay. Namatay si Kristo para sa ating kasalanan. Ibinigay sa atin ang kanyang buhay. Tayo naman, namatay na sa dati nating buhay at ibinigay na natin sa kanyang ating buong pagkatao para yung buhay niya na naputol dahil namatay para sa atin, ay magtuloy naman sa atin. Nalipat. Kaya sabi niya, I no longer live, but Christ lives in me. So, di lugi ka, yung buhay mo nawala. Ano naman ang dapat mo ipanghinayang yung buhay na yun ay pang-impyerno? Kaya nga kinuha na ni Kristo para hindi na yun ang buhay mo, ibinigay ngayon sa iyo yung buhay niya. Sasabihin mo, eh di lugi ka, buong buhay mo, hindi mo nasusundin yung gusto mo, si Kristo na. Eh gano'n ba kahaba ang buhay ko? 70 years, 80 years, 100 years? Okay na yun, ibigay ko sa kanya. Binigyan naman niya ako ng eternal life na kapalit. So hindi ako lugi doon. At saka hindi naman laging mahirap sundin si Kristo eh. Mahirap lang sundin sa umpisa. Pero pag pinayagan kong mangyari na mangyari ang gusto niya, naiiba na ako na ang pagsunod kay Kristo ay hindi na mahirap gawin, kundi nagiging pleasure, nagiging joy. Dahil totoong naiiba pati ang taste natin. Kaya sabi dito sa Galatians, I no longer live, but Christ lives in me. So kung nung araw na ako ang nakatira dito sa katawan ko, gumawa ka ng masama, gagawin din kita, pero teka, born again na ako eh. New creation na ako. Si Kristo nang nakatira dito. So yung ginawa mong masama, susuklihan ko ng mabuti kasi si Kristo, yun ang ginagawa niya at yun ang gusto niya mangyari. Kaya nahihirapan tayo dahil dalawa yung nakatira. Kumisan tatlo pa. Inalis mo na yung buhay mo, buhay mo na si Kristo sa iyo, tapos mo, teka. Halika muna, old self, bumalik ka dito, sumiksi ka dito, at lalabanan natin si Kristo dito. Kaya kumisan ang gulo ng buhay natin. Nagtatalo yung loob natin, nagdadalawang loob tayo, dahil dalawa yung pinapatira mo, may tatlo pa sa taning, halika muna dito, sandali. Sumalik ka rin dito sa gulong ito. Kaya pinag-aagaw-agawan tayo noon. Samantala kung single-hearted ka, alam mo, you accepted Jesus as Savior and Lord, siya na ang nabubuhay sa iyo. Wala na dapat choice. You know, Christians, ang choice natin, hindi between bad and good. Hindi yun choice. Choice lang yun ang hindi anak ng Diyos. Pero pag anak ka na ng Diyos, hindi mo na choice yung bad. Ang nalilito ka na lang eh, between good, or better. Litong-lito ako kung anong gagawin ko. Sabi ng kaibigan mo, alin, namimili ka between bad and good? Hindi. Ba't ako mamimili? Hindi ako namimili ng bad. Pwera na yan sa choices. E anong nakakalito? Kasi yung gagawin ko, nalilito ako kung good or better. O good, better, or best. Doon lamang namimili ang anak ng Diyos. Hindi kasali yung bad sa choices. So, ginawan ako ng masama nito. Hinagisan ako ng granada. Ano kaya ang ipapadala ko sa kanya? Tinapay? Tinapay na may palaman? O tinapay na may palaman at kasamang juice? Litong-lito ako. Kung good, better, o best. Dapat ganun ang choice natin. Kahit alin kasing piliin mo, hindi ka pa rin nagkasala. Hindi yung, ano kaya ang pipiliin ko, asawa ko o yung iba. Hindi ganun din iniisip ng Kristiyano. Diba? Yun na yun. Gagawa ko kaya ng masama o mabuti, hindi pang Kristiyano ang ganun pag-iisip. Sinabi na nga, I have been crucified with Christ. I no longer live. Diba may pelikula dating, Alice doesn't live here anymore. So pag may kakatok sa pinto mo, si Satanas, sabi, huy, kaibigan, ang pangalan mo halimbawa eh, Christy. Christy, alika na, gawin na natin yung dati natin gawin. Sasabi mo, Christy doesn't live here anymore. Si Kristo na nakatira dito, kaya umalis ka dyan. No? Pero hindi, tayo po kumisa na nagsasign doon sa pinto. Satan, welcome. Let's revive the good old days. Eh, paano yan? Si Kristo nasa iyo na, papalisin muna natin. Magko-confess na lang tayo bukas. Kaya magulo. Dapat isa lang, hindi dalawa. Luke 2:14. Anong sabi ng mga anghel nung ipinanganak si Jesus? Glory to God in the highest, and on earth, peace to men, on whom His favor rests. Peace!
peace talaga ang kailangan natin. Maraming levels, maraming anyo ng peace. But one way to peace can be achieved is by loving one's enemies. This is God's way with men. Love your enemies. Kaya yung mga mag-asawa, dapat magmahala ng lubos. So nyo, bakit anong kinalaman ng mag-asawa? Di ba ang utos, love your wife, love your husband. Di ko na parang asawa yan eh. Para ko na lang kapatid. Para ko na lang kapitbahay. Oops, gotcha. Sabi ni Lord, love your neighbor. So, mahalin mo pa rin. Wala kang choice. Hindi nag-aaway ho kami. Nagbabatuhan kami ng pichel. Enemy ko siya. Sabi, love your enemy. Wala kayong lusot. Lalo ang mga mag-asawa. Magmahala na lang kayo. Huwag na kayong makipagtalo sa Diyos. This is God's way. And you know why God wants us to be kind and good? Because kindness blesses. Because kindness begets kindness. Kindness defangs evil anger. Galit na galit ang tao, sinalubong mo ng kapayapaan at kahinahunan, hindi man ka mahalin nun, mababawasan ang galit nun. Gustong-gusto kang saktan, pero bigla kang dumating, inaabutan mo ng bukupay. At least ihampas man sa iyo yung bukupay, malambot. Eh kung ang dala-dala mo, eh bakal para ihampas sa kanya, naagaw sa iyo, naihampas sa iyo. Di ba maraming ganun, inagaw sa iyo yung dala mo, siya pang ginamit para laban sa iyo. Kaya iingatan nyo kung anong dala nyo, dahil baka sa inyo gamitin. Lagi kayong magdadala ng bukupay. Anong sabi sa Romans 12:20? On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. So, gumawa doon ng mabuti. Kahit sa iyong parang pineperceive na kaaway. Si Don Paciano Rizal, kapatid ng ating national hero at para na rin niyang ama na nagpaaral sa kanya. At pagkatapos naging general ng Katipunan at ng Himagsikan, matapos si Rizal ay binarel. At pagkatapos, maraming mga Pilipino ang naging maka-Amerikano nung tayo sinakop ng mga Amerika. Nung minsan daw, panahon ng Amerikano, eh merong kumakatok sa kanyang bahay sa Los Baños. Yung mga katulong, nung makilala yung kumakatok, ay pinaakyat agad dahil ang kumakatok ay si Pedro Paterno. Pero sa tingin ni Don Paciano, ay hindi dapat patuloyin. Sapagkat ito, naging mga federalista, naging mga maka-Amerikano agad. Sabi daw ni Don Paciano, sa loob ng kanyang kwarto, hindi siya lumalabas, kung ang kumatok sa ating pintuan ay mga hampas lupa at mga lubos na mga kasuklam-suklam na mga tao, paaakyatin niyo ba sa ating bahay para painumin? Sabi daw ng mga katulong, hindi po. Bueno, pababain si Ginoong Paterno at painumin sa tarangkahan. Ganun daw ang ginawa. Kasi perceive niya nakaaway ng bayan eh. Pero, pinainom pa rin. Hindi na lang doon sa honored place sa kanyang sala. Sabi, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Siyempre, hindi naman gospel truth yung ginawa ni Don Paciano Rizal. Ang sinasabi lang natin, nagpainom pa rin. Meron pa siyang basic na pagkatao. Hindi kumot, hindi niya tinatao yung dumating, eh hindi na rin siya magpapakatao. Nagpakatao, wala na lang nung mga dagdag na mga nice things. Ang sinasabi, love your enemy. But this is the most blatantly broken command, probably. Totoo ba na nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano? Kasi alam nyo kung totoo, maiiba ang planet. Sa dami na ba naman mga Kristiyano, lalo ngayon, sa dami ng maapektuhan natin na tao, magkakaroon talaga ng change sa pamumuhay ng marami kung susundin natin ito. Why? Because hatred begets hatred. Love begets love. And at least, love weakens hatred or love weakens the enemy. Kung maibigin ka, kung hindi man maging maibigin ang iyong kalaban, at least mababawasan siya ng pagkamuhi at galit. Dahil hindi ka naman kagalit-galit eh. Kaya, ang mahalaga, love. Because love can conquer. Ano po ang sabi sa Proverbs 15, verse 1? A gentle answer turns away wrath,
but a harsh word stirs up anger. A gentle answer turns away wrath. Merong tao galit na galit sa'yo, ikaw talaga, bakit yan yung ginawa mo, hindi mo na alam. Oo nga eh, kasi hindi ako marunong. Pasensya ka na. Eh di biglang tatahimik yun. Alam ka naman magpatuloy pa eh, ang gentle-gentle na nga na yun sagot. Kaya kung minsan eh, may mga ginang, may mga pasapasa, pastor. Napakasama po ng aking asawa. Pinagbubugbog po ako. Ibig mo sabihin, sister, nakaupo ka, tahimik na tahimik. Nakatingin ka sa mga ulap. Bigla siyang lumapit at pinagsasampi ka kanya. Pagka ganon, dadali natin siya sa mandaluyong. O baka naman, sumasagot ka. Eh, konti po. Wala namang babae nagsabing, takakahot, kinalakan ko ng kinalakan. Konti po, sumasagot lang po. Ganyan ka banayad tulad ng pagsasabi mo sa akin ngayon? Kasi kung ganyan ka banayad at sinaktangkapan niya, ay may sira siya. Pero kadalasa kasi, tumahimik ka, hindi ako natahimik. Tumahimik ka, hindi ako natahimik. Kaya nakakagulo. Ipasahin, tumahimik ka! Etong kape. Ewan ko naman kung bigla ka pa niya saktan. Talagang baliw na yon. Sabi sa Bible, a gentle answer turns away wrath. Ngayon, hindi naman natin sinya-justify yung mga nananakit, ha? Siyempre, no. Ang ibig lang natin sabihin, kung minsan, nasasaktan din tayo, dahil bagamat siya ang unang gumawa ng mali, eh yung sagot natin ay mali na rin, pareho na lang kayong mali, kaya nagkakaganon. May gumawa ng mali, may pasok na mali, ang sagot niyo tama. Paano pa siya magkakalakas ng loob na gumawa ng pangalawang mali? Hindi siya makaka-second base. Kasi parang tennis yung galit. Nag-serve. Hindi mo pinalo ang bola pabalik. Hindi walang laro. Nag-serve ulit. Hindi na naman bumalik ang bola. Ang tawag na doon, love. Ibig sabihin, zero. Walang score. No? So nakakatatlong balik na yung bola, wala nang lamanan. Eh, ibinabalik mo, ibabalik niya, ibabalik mo. Kaya tatlong araw na kayo nagbabalikan, pagod na kayo. Kaya yung mga nag-tennis player, gusto niyo magpahinga, huwag niyo ibalik ang bola. Ganon din yung galit. Lalo na sa galit. May galit siya, huwag niyo suklian ng galit. Titigil yan. Kasi apoy man at huwag niyong gatungan, eh, nauubos. Hindi ba't kaya lumalaki yung apoy? Kasi tatapunan mo pa ng mga lalong nagsisiklab. Hindi matapos-tapos. Ganyan din yung hindi mo ko kinausap, hindi kita kakausapin. Ah, hindi mo ko kinakausap, hindi rin kita kakausapin. Hindi mo na malaman kung sino nag-umpisa noon. At mahalaga pa ba kung sino nag-umpisa? Sa palagay niyo ba kung ang kapwa siya ang nag-umpisa ng mali? Justified na kayo naman yung huling gumawa ng mali? Hindi na mahalaga kung sinong una at sinong huli. Pareho lang kayo mali. So, we conquer. Because love should conquer. Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Overcome evil with good. Sinigawan ka, hindi palakasan ang sigaw. Ang sagot mo mahina. Paano pa sisigaw uli? Overcome evil with good. Because the best way to beat your enemy is to turn him into a friend. Yung enemy na ikadena nyo, matutulog kayo mapayapa? No. Pwede niya makalasyon. At gawang kayo ng masama. Ibinilanggo ninyo, pwede siyang makatakas. Nilumpo ninyo, pwede siyang ipaghiganti ng ibang nagmamahal sa kanya. Pero ang tunay na paglupig sa kalaban, mahalin mo siya. At pag minahal ka na niya in return, yun ang tunay na victory. Yung kamay niya, hindi na niya gagamitin para ka hampasin, gagamitin na niya para ka i-foot therapy. Yung kotse niya, pag dumadaan siya at naglalakad ka, hindi ka niya nasasagasaan, kundi hihinto siya at isasakay ka. Yung mga resources niya, hindi niya gagamitin para gawang ka ng masama, kundi ipangtutulong sa'yo. It is really love that wins. And the best way to beat your enemy is to turn him into a friend. Lalong-lalo ang mga magulang at anak, mga magkakapatid, mag-asawa, hindi bagay na magkaaway. Ang bagay lang na kaaway natin si Satanas, dahil talagang kaaway natin yon. Pero sarili niyong laman, ang inyong laman, dugo ng inyong dugo, kalaban niyo, parang hindi bagay yon, mali. Dapat may mauna na lang na magpakumbaba, may mauna na lang na magpatawad, at lahat naman yan, lalo magkakamag-anak,
Meron ka namang goodwill at love for each other na kuminsan natatakpan lang ng mga pansamantalang inis. Pero pag may nauna nang magpakumbaba, bumabalik yung mga dating samahan. Dahil maibabalik nyo ba naman yung mga pwede ba namang mabura na may pinagsamahan kayo? Lalo mga magkakapatid na galing lang kayo sa isang bahay bata, pwede ba namang mabura ng kahit anong away yung katotohanan na yon? Hindi. And you know what? You cannot make old friends. You can only lose them. Pero hindi ka nakakagawa ng old friend kasi hindi mo maibabalik ang panahon. Kaya yung mga friends natin nung araw, and of course, lalo yung mga kamag-anak natin, mga kapatid natin na kasaway nating lumaki, kasama natin sa hirap at ginhawa, mga old friends din natin yon. Hindi dapat na meron tayong mga hidwaan kasi magkakaroon ka pa ba ng kapatid? Lalo't patay na yung nanay mo, patay na yung tatay mo. Wala na, yun na lang yun. Pwedeng malagasan, pero hindi pwedeng madagdagan. So, mamahalin mo na lang. Mga dati nating kaibigan, classmate natin noong araw, makaka-invento ka pa ba? Hindi mo na maibabalik yung 1962, 1954. Hindi na. So, yung mga naging kaibigan mo noon, pakonti na lang ng pakonti yon habang sumasa sa kabilang buhay, pero hindi na pwedeng madagdagan. So, minamahal mo. Friends, multiply our joy and divide our sorrow. That's why it is important to be friendly. Alam niyo kung bakit itinuturo ng Diyos na maging friendly tayo? Kasi mahal niya tayo. Kasi alam niya that friends can be channels of blessings. Parang mga magulang na tunay na nagmamahal sa anak, hindi mo itinuturo maging suplada yung anak mo, maging masungit, maging mataray, maging ganito, maging ganyan. Kasi maraming mayayamot. Pero tinuturoan mo siyang maging mabuti, mapagpakumbaba, para maraming matuwa sa kanya at maraming magmahal, hindi lang ikaw. Yun ang magandang pagmamagulang. Dinadamihan mo ang mga iibig sa iyong anak, hindi yung tinuruan mo maging tamad o tinolerate mo, tala, ng tao na kasama, nainis. Masyadong selfish, walang natutuwa, so pag namatay ka na, wala na, ibang mag-aalaga sa kanya. Kaya yung magulang natin sa langit, tinuturoan tayo maging mapagpakumbaba, maging mabuti, kasi alam niya, pag ganun tayo, dadami pa ang magmamahal sa atin. Hindi tayo ipinapalugi ng Diyos, ipinapatalo na magpakumbaba ka, magpasensya ka. Bakit kayo papatalo ng Diyos eh? Mahal ka niya. Pinapapanalo nga tayo eh. Kasi alam ng Diyos na ang tunay na panalo is when you turn your enemies into friends. That's the real victory in life. Dear Lord, salamat sa mga paalala niyo. Salamat sa katotohanan na mahal niyo kami, na mga itinuturo niyo sa amin ay hindi kalugihan, kundi ito yung mga kalakasan. Turuan mong makita namin yung katotohanan na ito. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga takip sa aming mata. Sa pagsuko namin na aming buhay, ipakita mong mga napaka-practical na katotohanan sa iyong mga katuruan. Na ang pagsunod sa iyo, hindi kalugihan, kundi tagumpay pa nga. Lord, ipakita niyo po sa amin how we can be loving to our enemies. How we can be like your Son, Jesus, who loved us although we were not lovable. Hipuin niyo ang aming puso. Maraming beses na naming narinig ito, na memorya pa ang mga verses. Pero tingnan niyo, Lord, kung totoo't nangyayari sa aming buhay o hanggang salita na lang ba ito. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihan ninyo. Pinasasakop namin sa iyo ang aming puso. Makapangyari kayo. At kami mga nagtitigas-tigasan ng loob, tinatanggihan ang mga katotohanan ito, basagin mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ang mga pagmamatigas na ito. Turuan mo kaming magpakumbaba at gawin ang tama. Salamat sa iyong mga paalala. Mga kapatid, patuloy tayo yumuko sa presensya ng Diyos. At sa ilang saglit, hayaan ang Espiritu ng Diyos ang mag-minister sa ating lahat. Paano ba tayo dapat maging loving? Do we keep enemies? We should end it. Lalong-lalo mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin, malalapit sa atin, mga kasama natin sa trabaho, lason sa buhay natin ang may mga kasamaan ng loob. Wakasan, gawing totoo si Kristo sa ating buhay. Be with the Spirit of God for a while, and may you be blessed.